Mga kakwento, bago tayo magsisimula, ang mga impormasyon na inyong maririnig ngayon ay mula po sa mga mapagkatiwalaan ng mga referensya. Tayong lahat po ay galit sa fake news. At ang channel na to ay number 1 po na ayaw sa fake news. Kaya naman, pag-check na lang po sa description box sa ibaba para malaman ninyo kung saan nga ba galing ang mga impormasyon na aking ibinabahagi sa inyo. Maraming salamat mga kakwento. Bakit nga ba bigla na lang umusbong ang Girian sa pamamagitan ni Ben Tulfo at ang Alpha Caparo? Bitag versus AKP, November 27, 2021, Sabado. Ito ang petsa kung saan dinumog ng mahigit kumulang 100 na mga AKP members ang gusaling nandoon ang studio ng Bitag. Gusto nilang ipapalabas at haharapin sila ni Mr. Bitag, Ben Tulfo. Pero teka, bakit nga ba nangyari ang lahat ng mga ito? At saan nga ba nagugat ang lahat? Kaya naman, bago tayo magpapatuloy mga kakwento, ay baka naman ay hindi mo pa nagawa ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga Kwentong Di Pa Na Kwento sa inyo. Nagsimula ang lahat dahil kay Jeremiah Salige, isang AKP member na dumulog kay Mr. Ben Tulfo para sa kanyang problema sa mapait na sinapit ng kanyang kapatid. At hanggang umabot sa puntong nasali na sa usapan ng grupong kinabibilangan ni Jeremiah, ang Alpha Caparo o mas tanyag sa katawagang Acro, na pag-usapan kung ito nga ba ay isang gang o fraternity. Kaya naman mga kukwento, ating panuorin ang short video clip sa kanilang usapan at sana ay inyong panuorin ng maigi dahil malaga ang bawat impormasyon na inyong maririnig para mas maliliwanagan tayo sa isyong ito. Okay, alam mo bang ibig sabihin ng Acro? Alam mo bang ibig sabihin ng Acro? Samahan po. Samahan. So member ka ng Acro? Opo. Well, ano bang tawag mo sa Acro? Fraternity o gang? Fraternity po. Kalamihan ba ng mga member ng Acro nag-aaral sa universidad, kolehiyo, or yung mga tambay lang? Karamihan po na nag-aaral po. Karamihan? Sa akin, hindi yan fraternity, gang yan eh. Tinanong ni Ben Tulfo kung ano nga ba ang naitutulong ng AKP o Acro sa sitwasyon ngayon ni Jeremiah. At sinagot siya ni Jeremiah na tinulungan daw siya sa aspetong pinansyal. Ngunit, pumalag naman itong si Ben Tulfo. Dahil paano daw makapagbibigay ng tulong pinansyal ang Acro? Ang mga miyembro daw ay mga high school. Dahil ang Acro ay pang high school lang daw. May natutulong ba sa iyong Acro? Nagbigay naman po sila ng papel. Nagbigay? Ano ba yung natutulong sa iyong Acro? Sa mga pinansyal po, sir. Pinansyal? Saan ba kumukuha ng pinansyal ang mga Acro, miyembro ng Acro ay puro high school? Kaya naman dahil dito mga kakwento, pumalag ang AKP o Acro sa mga payag ni Ben Tulfo at sinabi nila na ang Acro ay hindi daw isang gang dahil ito ay isang international fraternity and sorority. Kaya naman ipinaliwanag na ni Ben Tulfo ang lahat ng kanyang mga sinabi at lalong-lalo na sa kanyang public apology para sa lahat ng mga Acro. Maybe that time, hanggang naging sorority, congratulations, sorority na kayo. And well, at least, nung mag-alboroto kayo, nalinawa na ako because ginugel ko. Okay na ba kayo? If you're a frat, a sorority, then behave like one. Then I would say, sorry, because that impression that I have in the past... At ngayong araw lang mga kakwento, nakatanggap si Mr. Ben Tulfo ng tawag mula sa board ng Acro at gusto nilang si Ben Tulfo ay kanilang kakausapin. May natanggap na ho kami na tawag mula ho sa Acro, yung kanilang board, at makikipag-usap ho sa atin. The truth of the matter, tayo hong nanawagan ho rito sa ating programa. Hindi ho namin nagustuhan yung ginawa ho ng mga miyembro nila sa baba. At yung ginawa ng mga miyembro sa baba, apparently hindi alam sa itaas. Yun hong pagtitipon-tipon dyan, wala hong problema. Basta't sinasabing hindi ho nakakaperwisyo, hindi nakakapwisyo. Kami!
mga kakwento. Ibinahagi ko ito sa inyong mga kakwento para mas lubos ninyong mauunawaan ang mga kaganapan. At syempre, gusto kong makuha ninyo ang buong katotohanan at hindi mula sa fake news. Kaya naman, sana po ay naliwanagan na po kayo tungkol sa isyong ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kwento sa inyong panonood. Bueno, hanggang dito lang muna ang ating kwentuhan. At kita-kita lang po tayo sa next video ko kakwento. Bueno, paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli!